Two days pa rin ito si Senior Aguila at galit na talaga si Bato de la Rosa dahil sa mga pinagsasabi ni Aguila na talagang pinapakasal niya yung mga minor de edad. Pakinggan natin ito. Hindi, Senior Aguila. Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senior Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para po kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senior Aguila. Yung po mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko. Tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senior Aguila. Ibang lalaki ang ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senior. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosely Aho po. Pasali ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan, tapos pagdating niya sa bahay, iyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung manyong tao na pagpilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iyak ng iyak. Tapos nangyari yung, lahat na ikinasal ni Senior Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate, mapapasukin yung kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minor siya, nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko, hindi yan yung kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senior, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, lulungod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate, lahat ng minors, napakarami po nila ma'am. Pinagluluhod po sila, ang dami po nila ma'am. Nagluluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon ni sa bahay ni Senior Aguila, nagsasabi sila, Senior, hindi na kami uuli, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. Dalawang bisis po siya ang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya, ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senior Aguila po. How old yung ano? How old yung... Check po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa Kapihan. Kapihan? Yes po. Nung una gusto niyang bumaba, nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aasikaso sa father namin. Senior Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Yung bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano pa totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it. Wala akong nakitang rational behind. Bakit gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan. Pagkatapos, pinapaloa ko pa na mag-sex. That's too much intrusion. Hindi po yun. Into their personal lives. Hindi po yun. Totoo, sir. Kaya tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa Kapihan po. Nasa Kapihan? Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas? Wala akong budget po para... O ako magpamasahe? Opo. Papuntahin dito bukas? Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumusta? Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagtulo ng daliri niyo sa mga po, witnesses sorry, natin. Sorry po. Wala. Sige. Dili man siya katahan, sir, away dyan nanay. Ha? Ay, apel siya rin dyan nanay, sir, kasama para makuhan, ma-imbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niya isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi
di ako magsisinungaling. Ano ako? Kukunin nila kay Mama. Ang mga sinasabi niya. Ayoko magdalanta talaga sa media. Pinipilit ako magsisinungaling laban sa'yo. Hindi mo sila kababa kasi yung father ko may sakit, sir. Pamatay po nung May 29, inilipin nila. Hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid ko malaki. Sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw ko kasi ni Senyor Angela na ipalabas yung bangkay ng ama natin natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayong raban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Angela ipakita yung patay lawas. Yung patay ng ama ko, nung deep body po ng ama ko. Inilipin nila, hindi namin alam kung saan, sir. Ang bumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan nyo nilibing yung tatay niya? Saan nyo nilibing? Saan? Sa ano? Sa interview? Sa interview kayo doon? Opo. Anong kinawa tayo noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oo. Oh. Alam mo po, sir, ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na pinag... Nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag-uwi po niya, may pera po kami. Kasi na, gusto ng husband ko na, ano, magprenda kami ng, ano, magkopa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pungutos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 50% kinukuha mo? Yes, ibinta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, dali. Yes, ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong matay ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismong kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At yes, tapos yung ano po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal ako naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si Terje Collins na po siya. So yung kapatid ko po talaga, wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Si, alam ng mother namin na nagbabala kong kapatid na lalaki. Na mahal naman yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami siligawan o pinag-sipina ano po. Kaya nung sabi niya gusto ko magpa-opera na may pira ka ba dyan, kababa ko mulang bumaba. Tapos ko, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pira, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko si yung doktor namin doon, si Doc Grimao na, Doc, pwede po bang tulungan kami? Sabi niya, sasagutin ko lahat ng ano sa hospital, yung konsumo na lang po, daw pong ano yung namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko, nakakatandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi nyo, lagi na tayo bababa mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Karagarichon ng hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtataga sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yung pong, ka na sasakit sa akin eh. Kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghihirap na pala yung ama ko, sir. Namatay na pala. Yung po. Mr. Chair. Yeah, but